Namulat sa isang relihiyong ipinagbabawal ang pagbabasa ng Biblia, inakala ni Ricardo na walang mali sa kanyang pamumuhay. May bisyo ako. Naninigarilyo ako. Nagiinom ako ng alak. Sa edad na 13, nakapanood siya ng The 700 Club at namangha sa pagkilos ng Diyos sa buhay ng iba't ibang individual. Kaya ako nanonood yung kakaibang demonstration talaga ng kapangyarihan ni God. Doon ako para bagang nawiwili. Ngunit, hindi ito naging sapat na dahilan upang ituwid niya ang sariling pamumuhay. Hanggang sa isang pangyayari ang gumimbal sa kanya. Sa gulang na 15 taon ay nagkasakit siya sa puso. Di pa man gumagaling mula sa karamdaman, nagkaroon naman siya ng leukemia. Naging dahilan naman yun ang hindi ko na pagkakatulog. Ang tendensya nun, ngangayayat na. Hindi na rin ako nakakakain nun. Panibagong dagok pa ang dumating sa kanyang buhay nang magkaroon siya ng malaria sa utak. Ang sabi ng kapatid ko, nakita niya yung thermometer. Sagad na yung pula doon sa dulo. Dahil sa patong-patong na sakit, tinaningan na ng 3 araw ang buhay ni Ricardo. Itong kulay ng aking kuko. Kulay, ano na yan, violet. Sa kawalan ng pag-asa, naghintay na lamang siya ng kamatayan. Subalit, isang imbitasyon ang dumating kay Ricardo. Yung mother ko na lagi kong kadibati nung time, nauna silang maging mananampalataya. Eh, pinag-aayuno pala ako ng mother ko. Sabi niya, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Na-realize ko, naisip ko na total mamamatay na lang din naman ako eh. Wala namang masama, sabi ko na siguro natanggapin ko siya. Doon ko na-recall yung mga napapanood ko na sa 700 Club. Na kapag tinanggap si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, eh, nakakatanggap ng himala. Sa pamamagitan ng panalangin, inanyayahan ni Ricardo sa kanyang puso ang Panginoong Diyos hanggang sa nakasumpong siya ng isang himala. Nakatulog ako. And then, nung ako ay magising, talagang naramdaman ko, nakita ko sa aking sarili na ibang-iba na ako. Talagang instant yung healing na tinanggap ko. Nang muling magpatingin sa doktor, nagnegatibo sa anumang karamdaman si Ricardo. Yung 3 karamdaman na yun ay ginamit na Diyos yung para ako'y mailapit sa Kanya. Kaya napakalaking tulong sa akin yung mga napanood ko before. Yung pala, inihahanda na ako ng Lord. Nagkaroon siya ng malalim na relasyon sa Panginoon. Nang siya'y maging 21 anyos, inialay niya ang buhay sa paglilingkod sa Diyos bilang pastor sa isang Kristiyanong simbahan. Maraming taon na ang lumipas magmula noon, bumuo na ng isang pamilya si Ricardo na tapat niyang kabahagi ngayon sa gawain ng Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng himala. Siya ay Diyos talaga ng kagalingan. Yung mga imposible sa tao talaga, sa Kanya ay walang imposible.